Hi everyone! It's Juice! So in 3 weeks time, ay papasok mo naman po ako sa med school. Tinuloy po natin ang med school. Magkakaroon ng face-to-face classes. And since I'm from the province, nag-go tayo ng dorm hunting vlog. Kailangan natin mag-meeting. So, para kunwari professional tayo. May face-to-face classes na sa UST and it's a hybrid. Ibig sabihin, face-to-face siya pero meron pa ding hint of online class kasi hindi daw pwedeng mag-on para din ma-prevent yung pagkalat ng COVID-19. For today, gagawa lang tayo ng mga list, ano yung mga considerations natin. I joined these 2 different groups sa Facebook. So kung naghanap din kayo in UST, Dorm Hunters Condo University Bell, tsaka Dorm Hunters Condo for Rent and ano yung mga considerations ko in choosing different dorms? Una-una is our budget. Hindi masyadong mahal, over the top. Siyempre gusto natin makatipid pa din, lalo na ngayon, ang hirap ng life. The inflation is real! 1,000. May 1,000 ba? Baka sa tabi ako ng tiger, matutulog kapag 1,000. Aside from the budget, yung lapit niya sa UST. Kailangan malapit siya, diba? Gusto natin walking distance lang siya. Hindi daw safe dun sa UST. Masasamang elemento tuwing gabi. Kailangan walking distance lang siya. Hindi yung kailangan ko pang run for your life, diba? Every night. Number 3. Privacy. So, pwedeng solo ako, dalawa kami, or apat. Kapag mas marami pa sa apat, party-party. So, hindi tayo pwede mag-party-party kasi syempre, nag-aral ako. So, yun ang purpose. Yan ang purpose ng pagdodorm. Aside from sa pagganap ng jowa. Tsari! Huwag ito sana mapanad na magulang ko. Mag-aaral po talaga lang mabuti. Needs natin. Water or electricity dun sa babayaran. Pero okay naman kahit hindi. Hindi naman din ako magastos sa water. Huwag din tayong maligo. So kung may wifi. Wifi is life. Wifi is a must. And wifi is a need. Parang cute na may study table ka. Kasi syempre, dun ka mag-aaral. Alam naman saan ka mag-aaral, diba? Kasi ako, personally, hindi talaga ako makapag-aaral sa labas, sa mga cafe. Kasi I study in total silence. Gusto ko may pool. Nag-request! Pero gusto ko mayroon siyang study hall. Lalo na sa gabi, hindi ako makapag-aral sa cafe. May music pa din. So, ano pa ba? Gwapong roommate. So that's my consideration. Let's search. After weeks of researching, ito na ang ating top 10. So as a very organized person, nilist down ko na yung mga dorms na pupuntahan natin para hindi tayo mahirapan agenda natin pag pumunta tayo ng US. Let's run this down. SSB dorm. Dorm D2 personally yung nakita ko. Air condition, solo room, shared CR. Perfect yun kasi diba gusto natin ng private so solo room. It's within the budget. Perfect! And ito pa ang maganda, meron tayong wifi and free water. Next one would be the meal. Dito na nagdo-dorm yung classmate ko. Dun doon sa room nila, meron ng paalis. 4 per person siya per room. Mabait naman tayo and marunong tayo makisama. Hey! Sinunod ko dito maganda. May kita niyo mga pictures, ang ganda niya. Emerald. Mahal siya. 11,000. Natin. Maliit na lang siya, pero may free wifi and merong study room. M Residence. Ito medyo pasok na pasok talaga siya sa banga. Pasok siya sa budget natin. Meron siyang wifi and study hall. Pala lahat pala ito na nilista ko ay mga walking distance na or sobrang lapit lang sa UST. Bellagio. Ito yung pinakamahal. So yun yung mga na-research natin. So ano pa bang ginagawa natin dito? Are we ready for adventure? In 3, 2, 1, let's dorm hunt. Hey guys! Good morning! So yan, medyo nakaayos na. Di na ako nag-foundation powder lang. Uy, friend! Nag-shorts lang ako. My top is from Airywear. Exo merch yan. So tayo. Hindi pang alam na nanay ko na alis na ako agad. Adventure time! Doon muna tayo pumunta sa mga plano natin bago tayo maghanap ng ibang dorm. Ito yung the one. Ayan o. Oh. Ayoko siya kasi mahal. Hindi naman kami everyday na face-to-face. UST! See you!
So while walking, I saw this one. Namimigay sila. Ito yung isa sa mga nakita ko, yung U-Home. Doon medyo mahal siya. Pupunta ako ngayon sa Emerald. Tignan natin yung Emerald. Kamusta siya? May okay pa. Gusto niyo yun? May pasnak! Di pa ako nagbe-breakfast kasi. Parang nagbabadya na yung ulan. Naramdaman ko na siya. Kain muna tayo habang nagpo-walk. Teka lang, paano to? Struggle is real. Lang kain tayo. Sarap! Grabe yung cravings ko ng kamote lately. Parang dito na banda yun eh. Hello, so feeling ko nandito na tayo. Dito na tayo, tatunong ako sa taas. Nandito yung FEU, oh my god! Chinek ko kung gano'n siya katagal. Carry naman siya lakadin. Kailangan ko lang gumising na maaga. Pero titingin natin sa loob kung kamusta siya. Tapos kung pwede akong pumunta. Or kung pwede akong tumingin ng unit. Ooh, it's here. Kami yung maghahanap nung kasama. Yes, kayo maghahanap. Hindi kami yung nagpo-provide kasi mahirap. So as you can see, wala talagang laman na furniture. And it's really small. Ay, ano, may ano yan, may heater. Kung gusto mo mahilit pa lang. Libre yun. Oo, oh, okay. This is for a lot. Pero pwede mag-overnight. Pero I don't feel like it kasi parang sobrang kulub siya. Tapos parang ang lungkot sa loob. So ayun, isa yun sa mga options natin yung Emerald Residence doon. Though wala siyang furnish pero carry bells lang. Hala, ito yung isa sa mga dorm na tinitignan ko. Tatanong tayo. SSB dorm. Tao po. Tama po, may dorm po tong SSB, di ba? Opo. Saan po pwedeng mag-inquire? Okay po. Sa inyo po. Pwede po bang makita po yung dorm? Una pa lang, it's a no for me. So, kinabahan ako kasi akala ko saan ako dadali ni Kuya. Akala ko sa Narnia. Tapos, very small yung daan. As in, muntikan pa ako mauntog dito eh. And dito ako pinaka-excite. Doon sa spiral na hagdan. Like, struggle is real, ma'am. Struggle is real talaga. Like, imaginein mo sa gabing madilim, tapos akit ka pa doon or nagmamadali ka. Bugs talaga. Maliit lang din yung rooms, kaya hindi ko siya masyadong trip. Highly recommended to kung gusto mo ng adventure. So that one is cheaper, but I don't like. Kita niyo yung struggle ko, mapasok. Tapos parang, oh my god. Punta tayong The Mills sa may Asturias. Bumili ako ng tubig kasi hindi pa ako nainom ng tubig. Yung height ko, hindi po magkakasya. Parang ako nag-field trip. Hala ay, Tower 2! Isa to sa mga chine-check kong dorms, kaso medyo mahal siya. Hello! Ang galing! So kakaikat-ikat lang natin, nandito na tayo sa kay residence. Oh my god! Ang galing ko, naglibot-libot lang ako dito. Pwede pong mag-inquire po? Okay muna kayo. Okay po. Thank you po. Ah, okay po. Makasama ka iba sa room. Ah, okay. Pag once and okay ka na. Ang ganda, may gym siya. Study area nila. Nag-ikat-ikat kasi ako dito kasi may pupuntahan sana ako dito. Tapos parang nakita ko to. Hindi ko siya nakita. Pero parang sabi ko, baka pwede. Tapos yun nga, naalala ko na nag-fill up ako sa M. Isa siya sa mga like top options natin. Actually, same lang pala sila nung chinecheck ko na M. Siya, mas maganda to kasi mas malapit sa UST. Yung M pala, mas malapit siya sa FEU. Hindi ko na ata titignan yun kasi halos same lang sila. So ngayon, pupunta tayong The Mills. Dito lang din siya. Sobrang laking factor nung kailangan kong mapag-reviewan. Tsaka wala siyang wifi sa room. Pero masaya na ako doon. Parang keri-keri boom boom boom. Dito tayo sa The Mills. Dito yung isa kong classmate. Magiging roommate kami. If ever na doon ako lilipat. Hindi tayo sa gilid, no? Tama na yan! Masaya pala mag-dorm hunting! Pwede pong mag-inquire po. Tama siya na residence po. Pwede pong makita yung mga. Dang! Alin siya? Ito po.
Oh my God! Nurse na po siya eh. Isa din sa mga dorm na nakita ko, yung Tomasian Residence. Hindi ko lang siya nilagay dito sa list natin kasi parang ang gulo ko usap nung nakausap ko. Pero in fairness, maganda naman siya. Ang ganda. Ay, gusto mo. Oh my God! Ang show na friend ko! Hindi ko ata siya tinanong. Oh my God! Doon pala si Andrea! Tatanong ko siya later. Maganda din doon. At least doon, 24 hours yung study area. Walang internet. Found it! Ito na siya. The Mills. Grabe! The temptation beside the Mills. Ito yung The Mills na hinahanap natin kanina pa. The temptation! Samyupsal! Sa ilalim! Grabe! Wala pa yung classmate ko. Hindi ako pwedeng maka-encore doon kasi puno na. Pero wait ko na lang si John siguro. Titingin muna ako sa iba. Meron dito yung Trinity. Check natin kung pwede tayo mag-encore. Pero all in all, tapos na yung... Nag-encore na din ako dito. Ito lang yung uniform place. Ang daming tao. Akala ko kung ano. Nakagulo lang ako. Tapos ano pala, uniform. Buti na lang pinicturean ko na yung price list. Okay lang naman daw kahit wala pang uniform. Pwedeng polo shirt lang. Ang babae na naka-CR sa boss ko. Salamat po.